Alright, mapagpalang hapon po sa ating mga taga-makinig. Welcome po sa ating programang Sulong na Bayan at Sulong na Mindanao, ang segment natin ngayon sa pag-Miyerkules. At makakasama natin siyempre ang ating pinagpipitagang co-host na Pangulo ng Barm Press Corps, Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. At siya rin po ang editor ng Philippine Muslim Today dahil siyang mas articulate sa ating mga pag-uusapan ngayon dahil ang ating panauhin, bago ko muna siya ipakilala at gayon din ang aking katandem. Let me just give a backgrounder, ano? Siya po, he spent most of his military and police service in Mindanao in combat units engaged in counter-terrorism and special operations. He served 4 tours in different positions in Mindanao despite a resident of Luzon. He also served in the United Nations missions in Cambodia, East Timor, and Kosovo. He underwent various military and police career courses and special trainings, both local and abroad, mostly of which were geared on counter-terrorism and special operations. He received master degrees in business administration at the Pamantasan Lungsod, Maynila, and public administration at the AMA Computer University and International Strategic Leadership Program at the United Kingdom Police College in England, including the Level 7 Executive Diploma in Strategic Management, the Chartered Management Institute in UK. So, hindi lang yan, siya po ang former director natin ng Philippine National Police at yun na rin Special Action Force, PNP SAF. And he was directly responsible in taking out well-known, famous po nitong Malaysian Jemaah Islamiyah leader and international terrorist Zulkifli bin Hakir alias Marwan in Mamasapano, Maguindanao in January 25, 2015. And he was born from a family of armed servicemen in Luna, La Union, and he is a graduate of the Philippine Military Academy in 1982. So let's welcome Kaali Makabalang at gaya na rin ang ating ano po, retired major police, ang ating bayani, no less than General Tulio Leo Napeñas. Hello po. Good afternoon, Luli, and good afternoon sa ating kapatid na Bangsamoro Press Corps. Good afternoon, si Kaali. Sa lahat ng nakikinig at nanonood sa ating teleradyo, magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan. Mukhang bumabata si General Leo. Kaali, go ahead and greet him. Ay, parang kung babae lang ako, nagkakapress na ako. Medyo tumaman. Kasi because of the pandemic, nalilimit na yung movement pati exercise sa because of the pandemic. Thank you, Loli. Nawala sa, syempre, wala sa sunshine. So, pumuti yata si General Leo ng kaunti lang. Laging nasa loob siguro. Alright, let's dive in, Kaali, ano? Syempre, alam natin, his name rings around the hallways of Camp Crame. At kayo po ay bayaning matatawag sa lahat ng ating mga kapuluan, ano? So, kailan po kayo, General Leo, nag-retire from the service? I retired in July 18 of 2015, Dolly. Ayan, na-freeze. Completing more than 37 years in the service, both in the military and the police. Tagal. So, ano po, kamusta naman po ang buhay retirado ngayong retired na kayo? Pag nag-retire, hindi pa naman tapos lahat, katapusan ng lahat. Pwede pang magtrabaho, lalo kung malakas pa. At marami pa tayong nagagawa ng kabutihan para sa ating mga kababayan at sa ating bansa. Ayan. So, Kaali, anong gusto mo itanong? You have the floor. Well, una, gusto kong paabutsin ng pagpupugay sa ating panauhin, si General Petas. Alam niyo, we have a common friend. Naging superior niya dati si Ray Velasco. Alam ko, kasama niya sa police. Para po pong kapag kayaan, you can ask, you can convey my salam, greeting of peace kay Ray. We meet him in general and we meet the armed PNP regional office number 1 during his reign for 2 successive. I was the president of the PRO Armed Press Corps.
So, number one yung nangyari niya, sir, in 1995. Opo, opo. Anyway, alam po niyo, gusto ko para lang nakaabot sa inyo. Ang may sa delete, my late son na mo sa Aduking, the corresponding of the Manila Times who died actually well in coverage. At ako, I focus, na-focus ko, alam po ito ng mga militaryan, police in Philippines, like General Allen Bantolo, na tinututukan namin yan. We were also scouting also on Bin Hur at saka Basit Osman. In Butik, when they're hiding them, until they fled to Maguindanao, and then we tipped all authorities. Walang naniniwala sa amin, they were saying the ISIS was unimaginary until pumutok po yun. Mga sa Pano at sa Marawak City. But anyway, I am very glad initially I learned, General, that you are aspiring to serve again the Philippine government through the legislature and okay, party list. Ako'y naniniwala. Yes. Ako'y naniniwala na talagang nararapat yung inyong representasyon ng mga retired officers, the police and the military. I have a lot of friends. Alam niyo, nagsunod-sunod na mga brad ko po sa President, very close ko po, si Tis Versosa. Ang sa chief of staffs po ng AFP, mga kasi katubo ko, senior citizen na ako. I'm 65 years old na ako. So, ang preference ko po, meaning ko is for people who are really believing, especially sa police and military forces who are especially well-meaning ones protecting, delivering their mandates, protecting our people. Now, siguro, alam ko rin na may mga issues, ang dami ng mga namatay, namatayan ng husband, nandang ngayon, I don't know what's wrong with the system sa, you know, payment ng nauukol po sa napag-uwan na nag-uwa ng ating mga opisyon. So, siguro, kung kayo'y pala rin at makaupo sa kongreso, magiging malakas ang busis nito at magawaan nyo ng paraan sa pamamagitan ng batas to really hasten the process. We have to ask, Ali, we have to ask him first kasi ito tinanong natin kay General Ray last week, General Ray Velasco, kasi ito yung mamumuno, actually sila yung hanay nila, no, mga military, mga uniform personnel, pati kapulisan at mga Bureau of Fire. Lahat dyan ay magkakaboses na. Ano kaya ang matatawag na PRAI na kanilang hanay? Pa-educate muna tayo, ka Ali, kung ano po itong PRAI, PRAI, na matatawag na party list nyo. Go ahead po, General Lampenas. Ito po yung Philippine National Police Retirees Association Incorporated Party List. Ito yung nagre-represent ng mga retirees ng Philippine National Police. Pero hindi lang yun, i-re-represent natin din yung mga retirees ng Armed Forces of the Philippines, Coast Guard, Jane, Fire, and yung, tama yun, Fire at saka Jane. At saka yung PNP, of course. And ito nga, napapanahon na magkaroon sana ng representante doon sa Kongreso para marinig naman ng boses ng mga retirees na in the past years, hindi masyadong naririnig at napapabayaan na. To the point na yung mga retirees, hindi dignified ang kanilang pamumuhay after serving so many years na nagsakripisyo ng buhay. May kasabihan kami na nasa servisyo, Loli, eh. Yes. Paglabas mo ng bahay, pag pulis-sundalo ka, yung isang paa mo, nasa hukay na. Nasa labas. So after doing 37 years or more than 30 years in the service like that, it's time na we have to repay these retirees and these veterans to give them a better and dignified life. Mm-hmm.
Ayan, very valid yung question mo, Kaali. Pursue that. Kasi nga, may mga kamag-anakan, syempre asawa, misis. Of course, hindi lang yung retirees at saka yung mga veterans. Yun, that goes with it, yung mga legal heirs ng mga retirees or even those in the active service na namatay, eh kasama na po yan sa mga titignan natin, ayusin natin yung kanilang benepisyo para magiging maayos ang kanilang pamumuhay, Loli. Right. Kasi yun po yung ating mga nakukuhang complaint dito sa ating programa Sulong na Bayan eh. General Leo, sabi niya, naku, wala namang nag-aasikaso sa amin. Ka-pension na pension pa lang. Ang tagal, bago nakuha, namatay na sa aking asawa, hindi pa rin namin makuha. Baka ako din eh, medyo sabi nila, susunod na. Wala pa rin kami makuha. Yan po ba eh, mukhang tututukan nyo pagka kayo ay pala rin. Yes, Loli. Legislation ang kailangan. Yan, batas na batas. I-implement ng executive branch, particularly yung Philippine National Police, para matugunan yung mga benepisyo ng mga namamatay, lalong-lalo na yung byuda or byudo na hindi taga Manila. Napakahirap para sa kanila na mag-process ng kanilang benepisyo or mai-transfer, kung retire na yung asawa nila, mai-transfer yung pension sa kanila. Napakahirap para sa kanila pumunta dito sa Manila. Tulungan na natin in the form of legislation na susundin na implement yung batas. Ayan. Kaali, sa tingin mo, anong mga batas yan? Na ikaw, alam na alam mo yan dyan sa Mindanao, sa Kadapawan. Actually, sana ang nakikita ko ng batas na dapat ipanukala at ipasa ng Kongreso ay alisin yung mga cumbersome provisions. Yung binababalik-balik ka lang. Ito po kasama ko yan. This is timely to reveal. Meron akong isa sa mga escorts ko. Ito, I'm saying escorts kasi alam ko yan eh. Yan ang timely kong si Ray Velasco. In mapahanib ako. May mga tama na po akong bala sa ulo. Talagang naambus ako two times. Anyway, yung isa sa mga escorts ko, inilalapit sa akin ngayon, kaya lang sa military. Namatayan ng husband. Nakailang buwan na, baka mag-isang taon na, wala, hindi pa dumatuloy sa kanila. At one time, when I was writing for the Philippine Daily Inquirer, napilitan ako sumanib doon sa ano because kilala ko ni PGMA na pumunta doon sa press corps, yung weekly class briefing. Para lang po makausap ko si General Ermita because alam ko na may executive secretary siya mapapasusog. So there were 12 ang claimants ng mga ganun na namatayang kailangan nila ng mga claims. So alam niyo, pinirma niya, sabi niya, Ali, makawawa ka naman dito. So, pinirma niya mismo sa likod ng isang kapwa, veteran journalist. Yung nila namin rin sa Aguinaldo at John, sa wakas, na-release within 3 days. Samantala, nag-antay ng 3 years yun. So, ibig sabihin, ang batas po, dapat pa-iralig yan. Mayroon naman po talaga, ang system is still there, very ideal. Pero sa totoong buhay, kumbersang it gives rooms for unscrupulous members of the government bureaucracy na pababalik-balikin ka. Ang ultimate purpose doon, kasi alam ko ito, sa dito, hindi ko nababanggitin ang agency. Ang unang itatanong niya siya, magtanong pong porsyento natin pag napakilis. Ay my gosh! Tinatanong ba yan? General na... Well, that is actually kakaluli, good point. Pinapahirap yung simpleng... Opo. Yes. Right. Kalagin mo po si General Leo. Maalis niyo po ba yan? General, ano po yung pwede natin ma-resolve dyan? Kasi perennial problem talaga yan. hindi na po makatarong ngayon. Well, perennial problem talaga yan, yung benefits nga ng mga retirees, especially yung patay na matayan na yan. It's very good that the nag-innovate yung Philippine National Police, na-establish yung PR bus kung tawagin, pension, retirees, benefits, administrative service, administration service. So dating wala yan, hindi natututukan masyado. But this time, gumawa yung Philippine National Police ng ganyan na service para matugunan yung mga
claims ng mga namatay o saka yung mga legal heir nila. But itong PRI is, hindi lang ito ang pagkabunan natin. Number one, yung healthcare ng mga retirees at saka veterans. Ako, how I wish na magkaroon ng veteran hospital doon sa Mindanao at saka sa Visayas. Because we have only one veteran hospital nandito sa May Quezon City. How I wish na magkaroon kasi yung mga taga-Visayas in Mindanao na mga veterano, yung mga retirees, kawawa, mapakahirap sa kanila pumunta ng Manila. Yung dinaanan ko na naging problema, yung legal assistance sa mga police, military, uniform servicemen, Coast Guard, Game, Fire, ng police, yung legitimate operation na nagkakakaso. Wala tayong provision kung minsan yung legal assistance at saka yung financial assistance. Limang nadi-dismiss na nasa servisyo ay servicemen na line of duty. Eh, line of duty nga, utos yun, trabaho yun. Di-dismiss it. Na dinawalan ng trabaho, paano mabubuhay yun? Magiging problema ng society yun. What if kung yung kaalaman niya ay gagamitin niya sa masama? Sana matulungan natin yung ating uniform servicemen na nagkakakaso through legal assistance ng abogado at saka financial assistance para mabuhay at pambayad sa abogado na civilian. Hindi lang yun, meron din kami ito yung scholarship program na gusto natin mangyari na gusto natin na maisulong ng PRI. Healthcare, education, legal assistance, pension and benefits, at saka yung social services sa mga ating kababayan. Ganito kayong kasimple, Loli. Alagaan lang natin yung police natin at saka retirees. Kasi yung police, sundalo, coast guard, at saka yung jail and fire, inalagaan muna sa servisyo yan. At maganda yung tinitingala nila na benepisyo pag nag-retire, magsiservisyo maayos yan. Pag nagservisyo ng maayos yan, ultimately makikinabang. Taong bayan. Tayo pa rin ang ginabang. Kasi kung maganda ng benepisyo niyan, while in the active service, maganda yung benepisyo niya pagdating sa retirement niya, hindi na maglulungo yan, hindi na mamumotong, hindi na paggagawin niya. Kasi manghihinayang sa ganda ng benepisyo na tinatanggap niya sa aktibo at pag nag-retire, so ultimately, magtatrabaho at magsiservisyo na lang yan. At yun ang pakinabang natin ng mga civilian. Right, yes. Kasi meron po nabanggit si General Ray nung isang linggo na malayo pa lang daw inaayos na nung siya ay deputy PNP chief yata that time. Inaayos na yung retirement na itong ating mga kapulisan para pagdating ng araw ng retirement, hindi na sila mag-aantay na matagal. Meron na agad sila siguro pang livelihood dahil siyempre may matatangkang kamlamsam dahil mag-retire ka na. Yun po ba? Ang ideal niyan is pag-retire niya, ibigay ang check na yung accumulated leave niya na babayaran at saka yung lamsam niya kung magdadamsam siya. Kung hindi man, kung automatic pension ang option niya, immediately pag-retire niya, ibibigay na yung kanyang mga beneficyo. Yun ang idea. Yeah. Ako, sarap. Very ideal po yan. Ano? Kasi, syempre, inaasam-asam yan. Kung ako asawa ni Colonel ganyan, italagang, oy, dad, yung retirement mo ha, siguradong ito na gagawin ko. Isa-isa na akong maghanap ng negosyo para naman pag-retire ng asawa ko, meron naman kami iba pang makukuhang pera. In other words, ito po ano, social services. Kasama po yan sa health. Ano po yung inyong tututukan dyan? Yung ating mga kababayan, kasi nga, yung scholarship program, meron pa yung pre-project ngayon ng PRI in coordination doon sa Philippine Veterans Association kasi nga si General Velasco siya yung chairman ng PIVETS. Nagkaroon ng training program doon in coordination with TESDA, yung mga civilian at saka yung mga relatives ng mga sundalo at police. Pinag-aaral doon. Ayan. In fact, inayos nila yung motor pool doon kasi medyo sira na. Inayos. Para lang magiging conducive naman, maganda yung training area na doon. At ang nagbigay ng pera, prior nag-donate ng pera doon para doon sa Philippines. And things like this, yung enhancement ng kabuhayan ng taong bayan, doon tayo papunta. Kasi police, sundalo, nung nagservisyo yan, taong bayan pinagservisyo yan. Kaya ang puso niyan, nasa taong bayan pa yan. That's what we're doing. Mm-hmm. At saka yung mga skills nila, di ba Kaali, hindi matatawaran ng skills ng kapulisan eh. Biro mo, nakaharap lagi yan sa kapahamakan. So, ang daming discarte niyan somehow. Eh, kung iti-training ni General Peña at saka ng PRI, eh di mas ma-enhance pa yung iba pa nilang kaalaman at talento. Di po ba, Kaali? As a matter of fact, ang South,
yung siya natin ating panauhin, si Leo, ay di, kaya natin natawag namin sa media na elite police troopers. So, kung yan ay may sasalin mo, hindi lang tangsap, kundi pati ang ating mga ordinaryo, the idea, the concept sa kalahatan, abay, mas magaling. Para, kasi ang pinaka-importante rito sa ating mga kapulisan ay more of the attitude. Hindi maulit yung pulisang daddy ko, bam-bam. I hope you know who is in the room. Police na protector po, hindi yung police na killer. So, actually, I am very, nakuha ng attention ko ni Leo yung panukala niya. I hope you will file. Alam ko, you will make it in Congress. Feeling ko, may gut feeling say so. May push mo through a law, a bill, ang pag-establish ng veterans hospital po sa Visaya at sa Mindanao. Imagine mo, dahil takot ng mga taga Mindanao, na retirees, mga supposed beneficiaries ng Philippine veterans, hindi napupunta rin. So napupunta sila sa private hospital. So now, pinsin nila lahat. And somehow ang orientation ko nadi-disorient yung mga anak ng mga retirees. Kaya pag pumasok sila, chances are baka medyo may sirang may belted. Sabi na may api ang inapi ang tatay ko noon, kaya nanay ko noon na police woman. Dito ngayon gagantihan. Kaya napanggagantihan ngayon yung mga inusin. Revenge. So maaalis po ba natin yan, General Nampeña? Siyempre, may pain, may hurt yung mga nasaktan na mga kamag-anakan. Meron po ba tayong parang siguro debriefing o somehow mawala sa kalooban nila yung hatred somehow? Hindi ko nakuha yung tanong mo kanina, Noli. Pakiulit ka. I'm sorry. Hindi. Na-mention kasi ni Kaali, diba, siyempre, pagka naglabanan sa gera, ikaw natalo o halimbawa nawala nga po yung kanilang mahal sa buhay. Yung mga anak, heirs, somehow, nag-develop ng feeling of hatred. So, sila mismo nanggagalit. So, meron po ba tayong parang program? Immediately pag namamatay yung pulis kasi, yung sundalo, meron yung survivor officer na inaasahan yan. To comfort them and to assist them dun sa pangangailangan dun sa burial at saka dun sa mga beneficio nila. So dun pa lang nagkakaroon ng interaction yung police military dun sa namatay na sundalo yung pamilya nila para sa ganun mag-ease down yung galit man kung paano namatay. In the same manner sa civilian, pag may namatay din na ganyan, in a police operation o military operation, yung ating government meron din naman yung healthcare, yung DSWD, tumutulong din sila yan. Even yung pagpapalibing, yung mga LGUs, tumutulong din sa pagpapalibing. So both sides are taking care of yan sa in case na nagkakaroon ng armed confrontation ng both yung kalaban at saka itong kapsundaluhan, kapulisan. Yeah. Alam mo, Kali, napakahabang panahon yung talagang ginugol ni General Leo, kaya nga matatawag siyang bayani rin. Ano? Pero sa ating pagbabalik, we have to pause for a news break, General Leo. No? Tatanungin ko naman, ano yung most considerable, or rather most memorable assignment of your life as a police officer and a general? Pero yan, isasagutin mo, bibitinin muna natin ang ating mga audience. We have to pause for our news break, General Leo, Kaali. Alright, Philippine Standard Time is 3:31. This is Loli Acosta, Sulong na Bayan, sa DWIZ 882. Ang ating segmentong siyempre Sulong na Mindanao at Sulong na Bayan. Kasama pa rin po natin ang ating General Leo Napeñas. Kanina po ay may hanging question tayo, General Leo. Kasi napakatagal po yung inyong serbisyo sa military, sa police at 37 years. Hindi po yan biro-biro. Eh gusto nung itong ating mga kababayan, gusto nilang ibahagi nyo. Ano po yung matatawag nyong most
memorable assignment of your life as a police officer in general? Mamaya ko pa sana tatanong yan eh, pero kasi mabibitin ako dahil may mga itatanong din siya Kaali naman, Mia Mia. Go ahead po, General. Yes, Noli. Bago ko sagutin yan, si Kaali, nandito kasama ko si General Velasco ngayon. dito sa Bisina, kasama ko siya, nakikinig siya. Alam mo siguro yun, Ali, tungkol kay Maguindanao pa? Yes, sir. Yes. Malapit na doon yung sa Camp Abu Bakar. Camp 4 yung Camp Abu Bakar. Nasa Camp 2 ako. Then I was assigned doon sa Bongo Island. Siguro naman alam mo kung ano yung Bongo Island, Kaali. Ayun. Yes, sir. So first 6 years, that was in Central Mindanao. Lanao Sur, Lanao Norte, Iligan, North Cotabato, Sultan Todorat, Maguindanao, Cotabato City. Maybe, narating ko. May narating nga ako dyan na lugar eh. Diyan sa Mount Apo, Jis na lang pamasahe, langit na. Sa kakapat. Ah, wow! Oo, marami yan. Then, ang pinakamaganda pa ng isa is, in 1995, Kaali, hindi mo siguro napapansin, nung nag-best regional office, yung IRMM, best battalion ng RMF, Regional Mobile Force, yung aking kasama ko si General Velasco that time. At nawartan pa kami ng ang best provincial command naman, Sulu. Best employee taga-IRMM. Yun yun. Wow. And of course, nung provincial director ako ng South Cotabato, na naging awardee na naman yung provincial namin, best provincial police office yung South Cotabato. Then ang pinaka-highlight talaga yung career is when I was the director of the Special Action Force, na talagang plinano namin na trabahuin yung international terrorist na si Marwan at si Basit Usman. Para matapos na kasi na-experience ko yung hirap ng provincial director ako ng South Cotabato by the minute yung threat of bombing coming from these two. Ito yung principal suspects, yung bombing ng Sasawar, yung doon sa Super Ferry, doon sa Davao Airport. Alam niyo naman yung si Usman at saka si Marwan. So, can you imagine by the minute ang threat of bombing dyan sa area mo sa Corona down South Cotabato and General Santos City? That's why, sabi ko, hindi ko talaga tatantanan ito, hukuhin ko talaga. And that's what happened. So yun yung highlight ng career. Sabi ko, kaya nga doon sa pinasa mo kanina, Loli, naka-jeed ako sa counter-terrorism and special operations, yung aking pinagdaanan. So, naaangkop lang na dapat lang, kami lang talaga ang nagpursige na makuha si Marwan. Yun yung highlight ng career, Loli. Thank you po. Expertise talaga ka Kaali niya, General Leo, kasi counter-terrorism. So, makaka-expect na po ba tayo na mukhang hindi na tayo iti-terrorize ng kahit sino pa man dahil sa ginawa niyong yan, more or less. Well, mababa na ngayon yung ganun. Alam ni Kaali yun. Incidentally, nung nag-training kasi ako nung sa United Kingdom, kasama doon sa counter-terrorism operations. Nakarating ako hanggang Northern Ireland na nag-aral ng counter-terrorism. Di ba doon yung matindi ang terrorism doon sa Northern Ireland? Opo, level 7 eh. Executive diploma nyo yan eh, di po ba? O, sa ibang bansa, ganun po ba din, General Leo? Paano nila kina-counter talaga ang mga terorista? Ano po yung talaga nakuha yung highlight sa inyong pag-aaral nung nandun kayo sa UK, United Kingdom? Well, maganda dun sa United Kingdom kasi malaki ng problema nila yung sa terrorism. In fact, nung nandun ako 2006, katatapos lang yung triple bombing ng kanilang London train underground. Oh, yung underground. Ako, grabe. 2005 yun. And that was one of our case study, yung London underground train na triple bomb sa isang araw. So, then naging model din nila yung Northern Ireland na problema nila na i-share nila sa amin. That's why we learn a lot doon sa trade. We learn a lot kami, ako, doon sa trade United Kingdom. So, ayan, Kaali, ang ating ano, paano natin susuportahan ng PRAI Party List? O, ang inyo pong hanay, General Ray, General Leo. Ano pong...
kailangan. Actually, Carolie, nag-usage ako kay Leo. Gusto ko makuha yung number nilang dalawa, ni Ray, because mayroon din po yes, kami... score. Weekly, yung may weekly tapatan forum kami. Dito po makikita sa background ko. At this is a very, very popular forum po sa Bangsa Morotong Sweden. Nakakadilip po rin yan ng 5 million votes. Eh abay, magkaroon mo kayo ng 1 million. Yeah. Lahat na kayong papasok. Okay na. So, medyo ma-influensya po kayo ng ano rito. Kaya marami po tayo natin may tutulong. Pero hindi ko po kayang akong magiging propagandista nilang dalawa sa kanilang party list. Sila dapat mag-bitcast kung ano ang may aalok nila. Ang very, very revealing doon na prospect yung gusto nila magkaroon tayo rito ng veterans hospital na itaan nila yung kahusayan sa gera, yung pagtutok sa isang objective gaya ni Marwan, hindi kinantanan hanggat yun na, humantong lang, magkaroon lang ng medyo may foul play or something. Huwag na natin gulitain yun dahil talagang, by the way, Leo, ako ang gulitain ng story. Una-una talagang pumutok sa Metro Manila because mayroon akong tao roon sa loob yan. 44 kagad yung sinabi ko, ngayon ang nabiktima. Nagtaka yung ano, the FOCAP, pati National Press Club. Saan mo kinuha yan? Sabi kong may tao ako. Correspondent. Yeah. So may tao ako doon. Actually, yung son-in-law ko. But anyway, marami po tayong magagawa sa party list nyo. Gusto namin kayong tulungan. Yes. So, yes. Siguro bibigyan na namin ng pagkakataon. Oo, Kaali. Bigyan natin ng pagkakataon si General Leo at si General Ray na makakabahagi mo dyan sa Bangmore Press Corps sa inyong tapatan dyan na ginagawa tuwing Biyernes. Ano? Para marami po itong members ng media, General Leo. Eh. Hindi lang po kami dalawa ni Kaali dyan po sa Bangmore Press Corps. At siyempre lahat ng TV, radio, quad media. Para maintindihan po nila. There are 200, more than 200 individual members and 40 media entities. Ang akin mo, ito ang sa akin nga lang, pwede ako bumuto ng 300,000 times sa Winfo for your product. Okay. Salamat. Matutuwa si General Ray. Be my guest and in our weekly tapat. We will schedule it. We will schedule it. We will follow so, in ano po ang tanong? Na makuha niyo rin yung number ka, Ali. Yeah, we will get we'll make sure that you will get it. Through Marilet. Okay, ano po, bakit po natin kailangan suportahan para lang maintindihan ng tagapakinig natin kasi hindi lang military ang nakikinig sa atin ngayon, hindi lang kapulisan, hindi lang taga Bureau of Fire o jail management, kami po na pribadong mga tao, bakit po namin kailangan suportahan ang PRAI party list? Katulad yung sinagot ko kanina, Loli. Pag inilagaan nyo yung police, sundalo, Coast Guard, jail, fire, habang nasa aktibo, at saka kung maganda yung binibisyo na tinitingalan nila pagkatapos nila mag-servisyo, pag-retire, ultimately, magsiservisyo na maganda yan. Taong bayan ang unang-unang makinabang. Yan. Dahil sa pagsiservisyo nila na maganda, hindi na sila nag-iisip na mangutong, hindi na magluluko yan, kasi maganda yung binibisyo habang aktibo at saka pag nag-retire. Kaya nga sinasabi namin lagi, hindi lang police, military makikinabang yung Coast Guard, jail, fire. Taong bayan, ultimately, ang makikinabang sa maganda nilang pagsiservisyo. May kasabihan kami dyan eh. If you take care of the welfare of the uniformed servicemen, they will give you their best public service. But if you take care of their family, they will give you their life. Totoo yan. Totoo yan kasi sa tagal ko sa servisyo. Ultimately, sa pagsiservisyo nilang maganda, ang makikinabang kayo, tayo, taong bayan. So napakatapang ni General Leo, no? Ang Kaali. Imagine, buhay ang tinataya niya eh. Kaya hindi na siya, wala na siya iniilagan. Ika nga, yan ang mga kailangan natin kasi yung may balls. Ibig sabihin, quote-unquote. Ibig sabihin, hindi
natatakot kahit kanino. Gusto niya ipatupad siguro yung mga pwedeng ipatupad. Ano? Kulang tayo sa ganyan eh. Makakaasa po ba tayo dyan na Leo na siyempre ang karamihan kasi jaded na eh. Sabi kasi nung ibang mga bumoboto, naku baka naman puro press release lang. Pagdating sa implementasyon ay kulang. So ano po yung inyong take dyan, dyan na Leo? Loli, we've done it already. Sabi ko nga, si Marwan nandito sa Pilipinas since 2004. For 11 years. 2015 na po. Itong ginagawa, mangyayari. Gagawin natin yan. Nagsasalita tayo dito. Hindi naman tayo katulad siguro ng iba na magsasalita lang na ganyan na hindi gagawin. We will do it. Just like yung pangako namin nga na nung ginawa namin yung mga operations na ganyan. Ako'y nanawagan ako paali yung mga kababayan natin dyan sa farm. Marami akong kaibigan dyan sa Maguindanao. Si Dr. Iway ng Parang, kaibigan ko yun. Kung sa tulong ng boto nyo, baka makarating kaming tatlo doon sa Kongreso, then we will be able to work together para doon sa kabutihan ng taong bayan talaga. Ultimately, taong bayan ang makikinabang dito, hindi lang kami na retirees o hindi na yung active service. Kaya yung mga ating kababayan na, yung nga, sabi mo Loli, na nagsasabi, baka yan press statement lang yan o salita lang yan, no, we will do it. Gagawin namin talaga yan. Ilan taon na po ba kayo? Hindi nyo mamarap. 62 years old na ako, Loli, 62 years old. Kaya nagtatanong kasi mukha daw kayong batang-bata. Para si Ali, warin na lang yan. 62 years old na ako, Loli, 62 lang. Hindi nga na itong 62, ano, Daya? Ano po secret? Ano po secret? Secret? Simple living, Loli. Incidentally, simple living, kaya lang ng maayos. Then, walang bisyo, walang sigarilyo. Simple living lang. Masarap kumain ng gulay-gulay lang eh. Oo nga, mga talagang natural food, ano? Kasi yan din ang gusto nating malaman, eh. Kung magsisilbi kayo, syempre, kailangan matipuno kayo, malakas pang katawan nyo, eh. Ba't naman kayo buboto kung alam naman namin na hindi kakayanin ang inyong pangatawan? Nakita nyo naman sa screen, malakas at matipuno ang ating bisita. Kaali, ano pa yung gusto mong ipatanong bago yung mga patiki mo dyan para maintindihan ng ating kababayan, ano pa ang kailangan malaman nila kay General Leo? Actually, sa akin, no, butik na may tanong mo yan, Kaluli. Ang binibigyan ko ng angkot ngayon kasi makita niyo sa social media, kasalukuyan ngayon, nag-rambul sila na nagdidibate kasi nag-flute ako. What has any of the presidential candidate done for the community, specifically, the nation, specifically, the Bangsamoro? And that will boil down kahit sa inong kandidato yan, kahit sa governor, what have you done for your province? What have you... Yeah, ito sa grupo sa kagana po ni Ray Velasco at ni Leo, ilahala ko sila eh. Nakapagsilbi na. So they have done already. They have proven. So, hindi ko maituturin na parang yung kanilang hindi aalok. Unlike po sa mga ilang kandidato natin na mga promises, you know, yung sa tindahan pa, cash mo na bago credit. O kaya sa legal certification, proof mo na bago alibay. Diba? So, di mahirap din kayo itong party list na to eh. They have already proven. Ang dami na kung makakalap sa ating cellphone at saka sa aking mga internet connections na yan, magpapatulong, party list karamihan, yung mga presidential candidates, electoral candidates, alam ni Kaloli naman yan, medyo meron tayong konting influensya. Pero hindi, yun ang basic question ko, what have you done? And I'm very, very particular about Bangsamoro. What have you done for the Bangsamoro? Ako'y ang Zeus, meron akong prudent ako to ensure that any elected official, especially those who would be serving Mindanao and particular sa Bangsamoro, ang attitude nila about autonomy Bangsamoro. Itong dalawa, alam na nila yan eh. Hindi mo na kailangan binta sa kanila. Stay here. They have spent their lives here. Pero ano ito? Well, I learned, I hope I am right, that I are pushing for Ping Lacson. Alam po niyo si Ping Lacson. Talaga, hanga ako dyan dahil bukod sa CPNP yan. Yung in-advocate ko lang na mapalakas
nagdagdagan ng in national budget ang National Commission on Muslim Filipino sa bahay. Tinugon niya, tinanak yes. si Secretary Pangarunan at sabi ko, prove it to me. So they prove. So pinadagdagan niya, malaki-laki na rin yung 800 million. So, yes. Alam ko yun. I just would like to make yung mga anti-bang sa more autonomy. if given the chance. So good news, ano? Good news ka, Ali, General Leo. Matutuwa ang ating hanay ng Muslim Mindanao dahil ayan na, meron na silang tagasangga pa rin. Ano? Dahil nakita natin, nakadeliver ng malaking panahon si General Leo at si General Ray. Alam na alam nila ang kaibuturan ng inyong mga hinaing dyan. So ayan na, ma-hospital pa. Ano pa po ang naiisip nyo, General Leo, bukod sa hospital sa Mindanao? Sana yung hospital din ng mga retiring na polis kasi walang hospital, walang healthcare sa retiring na police at saka Coast Guard, jail and fire. Ayun, isa pa yun. And of course, yung sinabi ko kanina, yung legal assistance nga sa mga rising from legitimate and legal police operations or military operations. Alagaan natin yun kasi buhay ang itinatayan nila dyan pag nag-operate, tapos nagkakakaso, nag-dismiss, tulungan natin yun. Huwag natin sila pagpabayaan. Marami po Samoro, yung taga Iyan Barm Kaali. Mahal namin ang Mindanao ni Sir, ni General Velasco. Bakit? Nagtinyente ako diyan. Nag-major ako, bumalik ako. Sir, nagtinyente. Noong nag-general, pumunta diyan. Di ba sabi ni Loli kanina, I serve 4 tours in Mindanao. Diyan din nag-general si General Velasco sa ARMM. So I serve 4 tours in Mindanao despite Tagalusun ako. Very ironic sa akin eh. 6 years. 6 years. Very ironic sa akin. Yung lugar namin doon sa La Union, hindi ako nakapagservisyo ng ganyan. Nakatagal. That's why Pero nag-deliver ng note, alam mo, pinadala pa niya mga classmate ko sa MPA na mga kernel din ng mga Muslim. We will not hold, kita niya. You are summoned. Sabi ko, sino? Ang aming bagong director. Pagano ko. Kasi pintang pa lang niya yung kasama ko sa Manila Bulletin. So, June Velasco. So, anyway, pumunta ako. Talagang inumpisa niyang first staff conference niya. Aba, ako'y feel na, yung guest of honor. Isang ganyan sure. First staff conference niya. I cannot forget Ray. He's so good. He's a good friend. Even when he retired, marami ako bibigyan ng problema sa kanya sa immigration, pati nung sa PNP siya. You have my support now. If I can vote 1 million times, I will deliver it to you. Ayan. Ako, ang ganda marinig yan ka Sir General Leo, ano? Dahil Mindanao pa lang, panalo ka na eh. Hindi mo na kailangan kumuha sa kung saan pa. Ano, may translate lab yan, yung praises ni Kaali, may translate into both doon sa ARMM, especially dyan sa Maguindanao, at saka dyan sa Lanosur and Sulu and Tamil. Siguro pala umikot kayo ulit doon, General Leo at General Ray, para maka-attend kayo sa Barm Press Corps. Nandun lahat ang media na talagang susubaybay sa inyong mga tatanong, ibabahagi. Ano. We will schedule that kay Marilet. Okay. Pag naging pwede na Ali at schedule niya, madali, makakapunta naman doon sa kanila ulit at magkikita tayo. Because siguro of the pandemic, kahit na virtual lang, yun ang virtual parang presentation. Okay. Schedule natin ka Ali, Zoom meet, Zoom conference. Zoom meet tayo. Actually, ang virtual tapatan namin, yun nga yung via Zoom. Limited po yan. Okay. And para hihikayatin ko, alam naman ni Rayan eh, yung mga bitirano rin dito. Kamu, once a veteran, in my case, sa anak ko lang ha, apo ko 16, anak ko 24, juice ko na eh, magdi-deliver ng buto yan sa inyo, that's something. Sabi ko, ang governor ng Lanausur, ang apo ko na. Eh, anong manapin kung kalabitin ko, kung malang yung mga party list na ito ng 20,000 votes. Alam naman niya yan, may common votes. Diba? Eh, pagka hindi mo open with at engage ko kayo, mag-iisip ako ng dalawang beses.
Thank you, Ali. Thank you, Ali. Sinasabi mo ako. Oh, kumustahin mo doon sa Lanao, sir, si Karin Raja Ganding. Kaibigan ko yun, senior ko, si Karin Raja Ganding. Makakilala mo. Yeah, Umar, kamo, si General Umar, doon sa Lanao Norte, si Akmal Umar. Ayan. Paano ko nilalala si Raja Ganding yung napina-deliver ni Ray ng sulat niya, note niya sa akin, pinasungun ako. Ako noon ang executive director ng Bureau of Public Information. At the same time sa Manila. Hindi ko alam yan. Yung si Ray, ano ba yan? Ako tayo ipakita ng pugi siya. Okay, may tanong lang tayo ka, Ali, ha? Oo, General Leo, may tanong po tayo, no? Ito, nag-detect siya si Ben de la Cruz, yung pong Bangon Marawi. Sana po unahin niyo naman kami. Ayan. Yes, nakita natin yung devastation ng Marawi City. I'm so sad nung nakita ko yun kasi I spent about 8 months doon sa Marawi City when I was a first lieutenant. Alam na alam ko yun, yung tamay pakpak. Alam na alam ko yun. Much like when I saw it, I saw the devastation of Marawi City. Nasaktan ako. And yun nga, tinutulungan tayo ng gobyerno at itutuloy din natin yan. Kung sakaling makarating man tayo sa Kongreso, hindi natin pababayaan yan. Because our heart ni General Velasco, nandiyan sa Mindanao, dyan sa ERMM. I assure you with that. Kasi sabi ko nga eh, 4 na beses akong bumalik na nasa dyan sa Mindanao. Natagalusod ako. So ayan, meron na Ben de la Cruz, ano? May pag-asa ka na. Kasi ang daming pa rin po nakakalat sila ngayon, displaced na displaced po dito sa Maynila, nasa Pasay, nasa Baclaran, kung saan-saan po sila. At hirap na rin po talaga sila. So ayan, may hope tayong maririnig. And talk about hope, Kali, ano ang message natin para pa matulungan pa natin ang husto si General Leo at si General Ray bago kukunin yung kanyang message of hope? Well, actually, ako'y nananawagan din sa lahat ng ating mga followers, sa blog, sa print media, at saka dito sa radio natin, alam po natin na maraming mga party list na mushrooming ngayon. Ang inihiling ko lang naman po, bigyan sila na kahit na 100 lang sa mga followers ko, okay na po yun. Because, 100 but if they become guests, baka po maging times 10 yung 100. Okay. Ayan, 100,000 times 10. Okay, para tatlo, 1 million, di ba? 1 million na ako. Para makupo lahat yung tatlong mga kumi. Tatlong nominees, okay. So, ang ganda. Meron tayong connection pa. Hello, hindi ko si Leo, panalo na kami. Sabi mo, panalo na kami. Kung kaali, kung pinanalo niyo ako na third nominee, eh panalo na kami lahat. Kaya ang objective para strategy dito is pananalunin yung third nominee. Yes. Kaya na. Sabi mo. If I'm not mistaken, 250,000 pa rin ba ang ano ng one slot? Is that still the ratio? Okay. I think aware na ngayon, hindi ako masyado. Kasi parang 250,000. 250,000 now, ang bang ay may higit 4 million. Humugot lang tayo doon ng lahat ng mga gobyernos ngayon na nakaupang mga congressmen dyan, puro ako may cellphone number. Ayan. Hindi tayo humingi. Alright. Hingi tayo ng mga 3,000 votes. Nakapilis din siya. Alright. Yung gusto mo nyo. We're running out of time. Let's get a message of hope in a 60 seconder from ating the party list nominee number 3 ng PRAI, General Leo Napeñas. Your message of hope po. Go ahead po. The hope of the Filipino people and this country is very critical itong election na ito. Mangili tayo ng iboboto natin who would really work para sa kabutihan ng Pilipinas sa taong bayan. Yun ang hope natin. They're hoping na yun ang pipiliin ng taong bayan, those buying for the elected positions, party list, congressmen, senador, at saka yung mga nasa executives, sana ang taong bayan magiging aware, wake up, and iboboto nila those who really would be able to serve the people and this country. Kasi kung hindi pa natin mapipili ngayon, hindi natin maaayos itong bansa natin, nakawawa ang taong bayan. Sana, sabi ko nga, makapag-service tayo ng maayos, with the help ng
ating mga kapatid sa IRMM at saka buong Pilipinas sa inyo noli, eh, makarating kaming tatlo doon sa Kongreso. And I assure you that we will be serving very well ang ating bayan at ating country. Okay. Maraming salamat, Loli, Kaali. I hope to see you, Kaali, doon sa inyo. Virtual na meeting na ganito. Ready, available kami, makukontakt nyo naman kami. Thank you so much. God bless po, General Leo, General Ray. Thank you that being so close our episode for today. At syempre, thank you Kaali, Kasukran-sukran, at ating naging kagapay, Engineer Jack Barreto, ang ating senior center, sila Allen, si Jello, at saka si Micah at si Rashid. This is Loli Rivera Acosta. As I always say, keep God first in every area of our lives so He will direct our path. God bless everyone. Bye. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan!